na gumagawa ng mala. Mala Dr. Strange na hand signal. Oh. Actually, sinadjust ata natin yun sa boxing sa Indonesia. Pwede nyo ilagay sa Itumak sa likod. Kumain nag-iikot ng kamay. Yes, agree. Agree ako doon. Pero, yeah, right at this point, kung titignan mo, no, like, Impunity KH, they could potentially go at least on the late game given na meron sila ditong Alice. Pero, kung maulit nila yung early snowball lead nila give yung dun sa mga arrow ni Senpai, they could potentially get away with the early game, pero it's still gonna be tricky for them since Bigatron Alpha, they parang ano eh, whenever I see a Brody, parang mas ramdam ko siya on the early game. Mm-hmm. Compare sa isang YSS. Masabi ko lang ay hindi ko na i-doubt ever ulit ang mga pana oh, ni Senpai! Na naman! Pero nakikita natin, Wolf, yung sinabi mo, yung heal na meron ang Bigatron. KYY looking for the counter and that's first blood to KYY. Kaya naman pala, pinig nila yung Hayabusa. Look at the mastery of KYY. Ang ganda ng moves. Sobrang efficient na makakagamit niya ng kanyang dash at calculated para sa damage. Yes, and that was even enough to get the pick of Dawn and go back to his shadows. Oh. And another kill for KYY and... Wow! Hayabusa. Para okay. Kay KYY. Okay. Okay. So, kaya naman pala talaga pinik yung KYY. Kasi ni KYY yung Hayabusa. I was thinking na hindi ganun kaganda yung KYY, yung Hayabusa sa game na to. Kasi na-reveal naman na may Cho, na may Popol and Koopa. Yes. Tapos may, may Alice. So, heroes na kayang i-last yung combo niya. At the same time, may kaya siyang i-lockdown for the kill. Mm-hmm. Pero confident pa rin yung BTR. It just means na talagang alam nila yung strength ni KYY on this Hayabusa. Tsaka kung iisipin mo, I mean, with the Hayabusa, I mean, there's a PNK, which is may aso na additional na tatalunan ng yung shadow kill mo. Oh. Pero they're definitely confident given those two kills. Pero look at the turtle is being contest right now by Impunity KH. Yeah, and malapit naman sila. So, they will be able to contest it. TY actually holding on to it. Senpai, hindi tatama yung official arrow niya. Dreams has the information. Pero in the bottom lane, that is where Impunity KH or Bigatron Alpha are making the play. A lot of pressure onto that Alice and the turtle goes to White Knight and Impunity. So that's something that Impunity has to watch out for here. Kasi mukhang gusto ng Bigatron na or iniisip ng Bigatron, okay lang naman natin i-sacrifice yung turtle as long as pa-pressure natin yung isang side lane, especially this lane. Kasi nire-respeto nila yung potential ng late game Alice and hindi nila pinapayagan, especially ito si Matt na maka-late game yung Alice na to. Kanina pa siya nagfa-fast clear ng minion waves, nagpe-pressure sa ilalim ng tore ni Alice. So, that's a good player here by Bigatron. Yes, and I agree with you, no, na hindi talaga nila sinubukan na i-contest na yon. And given that Senpai is providing those arrows to zone out and hitting Rainbow right now, ang ginagawa na lang dito ng Bigatron Alpha, they're just trying to get pick-offs dito. And given that both of their side lane is actually working on its own, it's all about the rotation ngayon na gagawin dito ng Impunity KH. Senpai is still on point on hitting those arrows, pero yung back lanes ngayon ng Impunity, andun pa rin. Impunity has to back out of there. Ang dami na lang damage na gawa doon sa NG third shielding. Si Opie ang masisipa, but Opie able to go forward just in time. That's gonna be the stun onto who? Opie gets taken out. Max goes down as well, so wala yung jungler ng Bigatron. Pero Bigatron, they have a good ability or a good chance na they'll be able to get a few more hits on that turret, but the stun lands onto Dreams, the damage onto Dreams. Tignan natin kung mag-follow up dito ang Impunity, though they play safe. Wow, those plays, Wolf. How amazing. KYY on the Hayabusa. It's very unfortunate na na-pick off kaagad doon si Max, kasi they could have potentially contest or rather take a lot of damage doon sa may energy shield on the top lane. Pero looks like OP is trying to get Dreams. Oh, OP's really close here. Pero in the bottom lane, si Boom na naman dito ang mapipitas ni Matt. Again, Matt, hindi pinapayagan si Boom na makapunta sa late game. And Boom, weirdly enough, he's still trying to play aggressive. Pero in the top lane, makakabawi naman dito ang Impunity taking out KYY's Hayabusa. And the turtle is opened up for them. Dreams, Max, and Rainbow para sa Bigatron to try and contest that turtle. White Knight, nag-uursa pa lang, but he is nearby. Let's see kung sino makakuha ng turtle dito. The first turtle of the game already went to the side of Impunity. And the second goes to Impunity. Papasok din si Senpai, but the healing galing coming in from Bigatron Alpha is gonna be a lot to handle. And look at that, torn apart memory sa mukha ni Senpai, taking him out. Boom is gonna get taken out as well. Si Matt na naman! Si Matt sumabay kay Boom, pumunta sa teamfight. Grabe yung focus niya ngayon. Yung focus niya si Boom. Focus na focus si Boom. Tinatauhan niya eh. Man-to-man defense dun kay Boom. Dito yung mga weaknesses naman na i-explain na Alice. Awkward kasi parang kailangan mong
tumulong sa mga teammates. Mm-hmm. At the same time, at 5 minutes, mahina ka pa. Hindi ka pa ganun ka nakakatakot. Now, si KYY nakapagsalon sa may top lane at lagi niya nabubugaw si OP. Pero mga 50-50 naman din yung matchup na to between Hayabusa and the Cho. Ito nga lang, yung Lapu-Lapu versus the Alice, lalamang talaga yung Lapu-Lapu. Pero sa wakas, ito naman, Abyssal Arrow will not get the stun kasi nagwawalis nga dun si Matt. But Matt's stake is biting more than he can chew and he's getting bitten off by Impunity. Finally, natulungan nila si Boom. But because of that, Boom, hindi siya makaka-focus into clearing up the waves. Getting more stacks kasi sobrang baba ng health niya, na-force siya na umuwi. Pero in the middle lane, another turn going to Bigatron. Grabe, iba talaga yung pacing ngayon ng Bigatron. Senpai gets taken out in the mid lane. Talking about yung late game potential ng Bigatron Alpha bilang isang team in general, pero iba yung laro nila ngayon dahil nga naman sa mga heroes na meron sila. Gonna be putting the pedal to the metal. Pedal to the metal. Basta binilisan nila. Tinapakan nila yung gas. Ganun lang yun. Pedal to the bakal. Silinyador. Silinyador. Kung papansinin mo dito, no, Impunity KS, they're actually only effective once they hit those arrows and if they are actually lamang sila sa tao. Pero if, at Bigatron Alpha, hindi sila nagiging reactive dito. They could be able to hold their own respective lanes or kung may ma-pick up man sa kanila, yung ibang lanes mo ngayon ang magiging problema para sa side ng Impunity KH. Look at that, yung Koopa was actually going for a Dreams and probably another turtle ang masisecure dito ng Bigatron Alpha and it looks like Impunity KH wala na silang pake. Gusto na lang nilang magbasag ng magbasag. Ginagawa nila yung ginawa ng execration nung tinapatan nila yung Estes ni Vidos is split the map. Huwag mo itapat yung ube head on. Burn the tower, split the map, go for the counter engage and interesting that we see that kind of adjustment from a non-MPL team like Impunity. That's gonna be the arrow landing boom under tower. Bigatron makakasandwich dito ng Impunity. Pero ang taas ng damage kay TY. TY gets burned down. Pero in the back lane, here comes OP. Three-man knock-up Jeet Kune Do. Napitas yung Estes. That's a one-for-one trade. Roam support for support. And that is still Bigatron. Despite all of that, sila pa rin yung may pressure sa mapa. Hindi maka-follow up masyado doon ang Impunity for a big play. Pero OP, nakahanap na naman dito si KY. Iwigi shadow kill, not gonna be enough. Hayabusa gets taken out. Impunity have their backs against the wall, pero lumalaban pa rin sila. And it's not impossible to see a turnaround play. Taas na damage output ni OP. Slowly ranking up the damage. Hindi siya ganun kakunat, pero yung damage output niya ay tumataas na rin. Impunity KH, naghihintay din sila na itong Alice ay tumaas na rin ang damage output. At nakakatakot dahil sabihin natin yung EXP lane na Alice ay mahina sa early game, lalo na sa first set of objectives. Pero pag nag-scale na sa late game, doon na siya nakakatakot. Imagine yung Cho tsaka Alice na side laners na mataas ang physical at magical damage. Nagiging problema na yan para sa BTR. OP, again, getting another kill, pero si TY napitas doon. Boom is trying to fight this. Look at that, the three-man stun, and here comes the follow-up by Impunity KH. Is it going to be enough? Pero masyadong mataas yung healing dito ni Dreams. Dreams ang napitas doon. White Titan is still on the damage. Nahanap si Renbo. The Panna lands. Max tried to chase after OP. Bakit ka natawa, Wolf? The Panna lands. Yes, it did. That's exactly what happened. I'm just stating facts, bro. But the fact of the matter is Impunity KH. Lumalaban pa rin sa Bigatron. alam ko kung bakit napaswerk doon si kasi yung mga pana, kasi alam mo yung laging Senpai is actually making the plays for Impunity KH and hindi ka naman mali doon, Reptar, the pana. But it looks like Matt dito, mga kaibigan, was trying to contest itong turtle na to against Impunity KH. Pero ang nagiging problema dito ng Bigatron Alpha, I don't know if you would agree with me, is lagi na pick up dito yung Estes, but still, Brody. That's the turtle going to the side of Bigatron Alpha and securing Brody ni Max. But lumalaman ng Impunity KH, they get to take out Rainbow. Here comes Boom! With the stun! Unstoppable ngayon si White Knight! 505 na nga yung YSS ng Impunity. At wow! Boom! Senpai pumasok! Pero yung damage ng Brody, he gets bursted down! White Knight! Triple kill sa Bigatron Alpha! Naiwan na lang dito si KYY! Naisip na lang ni KYY dito, Pre Eagles, sige, push na lang kayo. Susubukan ka na lang dumipensa. May ulti ba si KYY? Wala! Ang taas ng damage ng White Knight! Wala!
Ouch. It hurts. Yeah, it really hurts. Yes, it's nakuha niya yung orange buff doon. He actually secured it, pero at the cost of his own life. And I don't think na worth it yon. Pero right at this point, if Unity KH, they're coming back on this game. Real world manipulation coming from this evening rainbow. Si Matt, lumalaban si Matt. Sabi niya, I have had enough of this. You are playing too Matt. Aggressively again. That's one out of ten. 26 kills in 10 minutes. Change topic muna para may iba na, hindi na maiisip yung joke mo, Reptar, dahil napakataas ang kill score ng pare sa teams natin. Indeed. Grabe yung aggressiveness ng pare sa teams na ay on the top talaga. Oo, pumasok dito si KYY with the shadow kill. Yung sipa ni OP. What a play, what a counterplay by Impunity K8. Pero that's gonna be a 1-for-1 trade. Matt going in again. Boom with the blood oath. Spacing out the members para hindi matulungan si Matt. Pero si Matt lumalaban pa rin. Si Matt nakuha niya si TY. And three members naman ng Impunity ang nawala. Lumalaban ang Bigtron Alpha. Wow. Patayan lang na patayan. Kung isipin mo, nagsimula yung doon mismo sa sipa ni OP. They got a pick-off from KYY, but the turnaround coming from Bigtron Alpha. Ito nagiging problema for Impunity. Pag hindi nila napitas kaagad si Dreams and mas na-prolong yung buong teamfight, and more often than not, natatalo doon ang Impunity KH. And right at this point, mga kaibigan, dikit ang halos gold. Rather, hindi malayo yung gold natin, dikit yung kills. Pero it looked like Bigtron Alpha could be able to secure the first Lord. Unless you OP, gagawa ng play. Impunity, can you make a play for OP? The Lord here? No, the Lord is going to be going to the hands of Bigtron Alpha. Pero lumalaban ng Impunity KH. Here comes their version of the counterplay. Pero si OP, masyado maaga yung pasok niya. Siya ang napitas. KYY with the kill. Bigtron Alpha with the Lord. And ngayon, kailangan dumipensa ng Impunity. By the way, ginawa ni KYY kanina sa may mid lane na nag-shadow kill siya kay OP. Bago makasipa si OP, yung pana ni Senpai yung nag-setup nun. So, napana muna siya ni Selena, tsaka na sipa. At I think they're also hoping for that kind of play dun sa Lord area. Kaso nga lang, mali yung kanilang pwestuhan. Mm-hmm. And eventually, si OP ay nabigyan. Kahit nga naman nasipa niya si Dreams. In fact, si Dreams nga hindi na nag-purify kasi alam na niya na may turnaround talaga. Nahanap si Matt. TY, maganda yung positioning niya doon sa may purple buff shrub. Yeah, pero, well kasi di ba? Purple din kasi si Boom. Purple bush yata gusto sabihin. Oh, yes. Pero nag-combine siya sa utak ko. That's how fast you think about this game, Reptar. Oh. Pero speaking of fast, ang bilis na tunaw nung Lord ng Bigtron Alpha. Oh, wow. Impunity. They can play the defensive, but Bigtron Alpha, definitely sila yung may momentum ngayon sa laro. And they're starting to stick together already. Yung ultimate Bigtron experience ay nakikita na natin. And nahihirapan na ngayon ang Impunity. Mainly because walang takot si Matt. Dive ng backline si Matt. And dahil mas sustainable yung isang lapu-lapu na may Festival of Blood, kontra sa yung laging naman nagda-dive sa backline ng Impunity na si OP na more of the assassin type, dash in, dash out. Of course, eventually maglalamang sa teamfights yung Bigtron. So, feel ko dapat mag-adjust ng approach dito si OP sa mga laban. Traditional EXP laner yung galawan ni Matt. And we like it a lot. Kasi ang naging resulta para sa BTR, nagkakaroon sila ng ways to engage the fights. Kasi kita agad nila yung laban. Yeah, and now there's a big opening here. OP! Flicker cheat! Kondo right onto Rainbow! Goodbye to you! Impunity KH, they have their eyes set here into the mid lane tower. Pumasok na ba dito si Matt? Immobilize onto him. KYY, pumasok na rin. Pero masyado mataas yung damage ng Impunity. Si Matt naman dito, he's really low. Gravity, Impunity, lumalaban pa rin. Pero si Bigtron Alpha sabi, makakadepensa kami. Look at that! Boom! Kaboom! Kabim! Gone! Goodbye! Brody goes home! Dreams! Ang nakakuha ng kill sa Alice, ang anticlimactic noon. Pero, grabe, Bigtron, laban kung laban na nga lang ang nakikita natin. What a dodge. Hindi pa tapos si Matt. Hindi pa tapos dito ang Impunity at Bigtron. And what a save. What a save. Despite all of that, isang tore lang na push. Kumu-crossover si TY. Exactly. Not only that, no. I mean, nagsimula yon na pick up nila kagad si Rainbow. Halos wala nga kagad na yung Eve doon. -1 for Bigtron Alpha. Pero the fat head on dahil may tore naman sila, tumalon kaagad yung lapu-lapu. And yun na, naghabak-baka na sila doon. And right in there, na pick off nila doon si Boom.
that Alice hindi pa enough yung sustainability niya to be able to go on the backlines dito ng Bigetron Alpha. And ang sakit din kasi, no, kung iisipin mo ng physical damage dito ng Bigetron Alpha and itemization wise, well, hindi nag-build ng brute force plate and it looks like si Boom, the Alice from Impunity, was going for all out damage. Yep. Nakita natin naman para kay Max ay parang defenses naman kanyang inuna. Kaya din naman pag tinatype siya ng Impunity KH ay nakapag-survive siya. Yung traditional Brody play style. Yes. However, ang Impunity KH ang kanilang main target ay si Renbo. Uh-huh. Ang kailangan i-take note dahil nandiyan si Renbo ay wala siyang Purify. Kaya nga naman, pag na-stun na siya, katulad nung kanina, na-combo na rin siya afterwards, ang laki agad ng damage output na nawala sa BTR. Nung na-pick up si Renbo, tapos na-pick up din si KYY. Bad positioning dito para sa Impunity. TY gets taken out. Split push si OP sa top lane. Bigetron now have a bit of an advantage para sa Lord. Pero si OP nagsisplit push lang. KY na-delay yung recoil niya dahil dun sa pana. So I think OP, that's more than enough time. Uy, nahinto! Nahinto din ng Mountain Shocker! Nahinto ng Mountain Shocker yung recoil. What? So mababasag ni OP yung top lane. What a play by Impunity. Yes, yun yung ano eh. What a play! Grabe! Ay, pero, ay, hindi. OP, makatasak pa dito. Shadow kill. Oh, pero sa Lord, sinuha ko ng Lord dito. White Tide is there. Let's see if they'll be able to take it. No! No! Estes! Estes nakakuha ng Lord! Wow! Estes deals the Lord! That was double objective, or rather, double yung nakuha doon ng Impunity KH, rather ng Bigetron Alpha. Oh, dahil nakuha na nila yung Lord, na-pick up pa nila din si OP na nagsisplit push doon sa may top lane. And, wow! Pre, second skill yun! Pre! Second skill! Well, bawi lang yon kasi si Boom kanina, using the Uranus, nakuha niya with the second skill stun. Pero right at this point, Impunity KH, their back is against the wall right now. Watch out for Alice. Kung may flowing blood lang siya, maghanap siya ng entry. Boom! Gets the stun! Na-stun dito si Max! He's trying to get through it! Buhay pa rin si Max! Nakakuha ng kill, but that's a mega kill for Senpai now! No. Pero si White Knight, hinuli yung backline dito! White Knight and Boom! What Dreams! Bang! Shut down by the YSS! Dreams and Max are down! And Impunity, grab, non-stop yung action dito! What? It ain't over yet, man. 43 kills, 17 minutes, 22 sa Impunity KH, 21 sa Bigetron Alpha. Not to mention, the gold is just on par. Pantay na pantay yung dalawang teams ito. Alam mo yung kahit magkaroon ng pickup doon sa kabila, it doesn't really matter kasi we'll just simply get another one. Pero ating panoorin, ating O4 replay dito, mga kaibigan. So, pinasok na ni Bunto. Talagang tinatangkin niya na and sinusustain na dito ng Alice yung mga members dito ng Bigetron. Look at that. And halos, ano eh, even Dreams was taken down. So yung initial yung inunahan nila doon yung Lord, hindi nila hinintay na lumaban doon under the base turret sa may bottom lane. They fight head on, hinayaan nila yung Lord, and from there napanalo yon ng Impunity KH. But Flicker, Jeet Kune Do, nahuli si Matt and Impunity KH. Tignan natin if they will jump to this opportunity. Welcome magpupush na ba tayo? Welcome to your TikTok moment, OP. Yeah, this is your TikTok moment. OP, again, two games back-to-back with TikTok plays. Pero ngayon, sakit na lupa na ni Senpai. Oh my goodness. Bumupunit na! Boom! Boom! Pumasok! Bumupunit na! Ubus to! Ubus ba to? Winter Truncheon gets popped off. Impunity KH, pinofocus lang nila yung tower. Pero yung real world manipulation, masyado masakit. They have to back off. Pero si Boom ang naiwan doon. Masyado malalim yung dive niya. But that is still a win for Impunity KH. Wow, KYY gets picked off. That was twice. Yung unang tumama, that's a poke damage coming from that abyssal arrow initially. Tapos hindi pa siya nag-regen doon eh. Tapos tinamaan na naman siya ng pana. That's the time para kay Senpai na pumasok na mismo and get the kill from there. And from that position, na-push ng Impunity KH yung bottom lane. Most likely nakatingin sa ibang part ng mapa doon si KYY. Yes. Kasi pag nalakad niya parang yun, alam mo yung nagpapatrol ka lang. Mm-hmm. Up, down, left, right. Tapos tine-check mo kung nasan yung kalaban. Kaya naman siya tinamaan doon. Wow. At this moment, yung damage ni Senpai dahil 19 minutes na, almost lock item na lang yung naka-impure rage. Mm. Kaya pala spot ng sound din, naka-impure rage lang din naman pala si Senpai ngayon. Oo, OP. Susubukan niya na makataka. Si Wolf, munti ka na mahulog dito sa sobuan natin. An Impunity KH na wala ng isang show. Boom is back into the map. Pero ngayon, nakagante ang Bigetron Alpha. Nag-shoon po si Wolf. Nag-shoon po ako eh. Sorry.
Sobrang intense ng laban eh. Sobrang intense talaga mga kaibigan. Pero alam mo yon, at some point, Bigatron Alpha, sila yung miglang lalo. Mga ngayon, Impunity KH, nasa kanila na naman yung tempo dito sa late game. Pero wala eh, parang ano, mauna lang to eh. Like, Bigatron Alpha, if they get the initiation coming from the real world manipulation, pero yung pana ni Senpai, ito initially, yung kanilang nagiging go signal to be aggressive. AYY goes in, forces the members of Impunity back. Rainbow and Matt, real world manipulation. Ayaw talaga palapitin yung mga miyembro ng Impunity KS dito. And tignan mo yon, Boom, not able to fight the counterplay. The damage coming out from Bigatron Alpha and the sustain. Too much for Impunity to handle. Oh and my. Ngayon, yung experience ng Bigatron Alpha nakikita natin. That was a perfect real-world manipulation. Sobrang not only the damage, pero yung pagkuha niya dun sa may edge. Dalawa na kuha doon, that was KYY and Boom. Tapos yung bravest fighter na follow-up, doon talaga nakakuha ng matinding damage itong Infinity KH Senpai. So umaga, pero si KY ang masisipa dito. Senpai and OP trying to fight it out. They are not gonna be able to secure the Lord or the kill. Pero nakita mo doon yung attempt ni OP with the Jeet Kune Do third activation at saka yung flicker. Pero masyado maaga. Just light lang. Yes. Pero right at this point, guys, kailangan na masabayan ng Bigatron Alpha. Kanina nasa kanila rin yung Lord, pero na-pick off sila agad before pa dumating yung mismong Lord doon sa mga turrets ng Impunity KH, and that's the strength of this team, this Cambodian team. So, if they could sabihin na natin mimic the team fight na ginawa nila earlier before the Lord, like unahan ni Rainbow. Si Rainbow ang key player dito sa Bigatron Alpha to make the play that real world manipulation has to be on point at sumabay doon sa may Lord, and they could probably or rather potentially na matapos tong atong game na to against Impunity KH. Rainbow, yung slows ng Eve at saka nung Estes, hinihinto yung ano eh, yung pagpasok ng Impunity, especially the team fight at saka yung pag ano disengage nila. So dapat mag-ingat nga sila dito at mapitas nila si Rainbow. At the same time si Max rin. Sobrang sakit ng damage ng Brody niya. How will Impunity play this defense? May potential again. Still it's still alive for a turnaround play. But the sustain, the damage, at saka yung zoning ng Bigatron Alpha, malaking problema para sa Impunity. Oh no, it looks like magkakaroon na naman tayo ng isang reset dito mga kaibigan. Bigatron Alpha, they already secured all the turrets of Impunity KH, tapos meron pa silang isa, pero hindi pa rin nila kayang isara agad tong laro na to because of Boom. Yep. Dahil mabilis din ang minion wave clear dito ng Impunity KH, and it looks like yung susunod na Lord pa potentially or probably a good pick off coming from OP and chain stuns coming from them and get a pick off, pero it looks like a reset na mangyayari dito mga kaibigan. Kind of feels like nag-aaroon na ng mga crucial moments kasi yung Impunity KH, nandito na tayo sa moment na kahit matamaan nila yung pana doon kay Dreams, ipipurify lang niya, tapos mataturn na ng Bigatron Alpha. Kapag naman si Rainbow yung tinamaan ng pana at nasetupan, pwede nilang patayin. Kayang-kaya nila dahil naka-flicker lang, wala siyang purify. Ang tricky nga lang is what if siya yung ma-heal? And I think si Rainbow ay naka-queen swings na rin. I mean, di ako entirely sure. Pero ang build kasi ni Oh My Venus, for example, sa isang Eve, ay kumukuha siya ng Oracle and Queen's Wings, lalo na kapag may healer nakakampi. So, napakahirap nang i-approach Joy for Impunity KH. Ito rin yung dahilan kung bakit sobrang ganda ng ating Nice One Baby meta. At ito naman yung ayaw ko. Kapag nakakita ko ng Alice na naka-durance, kind of makes me think na ang taas ng damage output na nawawala sa kanya. Yeah. But wala rin kasi siyang choice. What? Okay. Grabe. Baka walang no choice naman dito ang Bigatron Alpha kasi kailangan nila tulungan dito si Key na ginamit yung Winter Truncheon, but he will not be able to survive. Oh no! 5v4 na ang laro, and Impunity KH will try to find the endgame play here. Will they find it? I set on the mid lane turret. OP naghahanap ng Flicker Jeet Kune Do na mapapasukan, pero wala siyang mahanap. Hindi siya binibigyan ng Bigatron Alpha ng chance. The pana will not land by Impunity KH. Yep. Uy! Pero may isa tapang hama. Hindi papasok dito ang Impunity. Yun nga, again, ito yung threat ng Estes. You cannot go for the dive so easily. Here comes OP from the turner from the back. No. Can they find the turnaround? Matt na out of position konti dito. Pero Impunity KH says, no, masyadong matagal na tayo.
the Lord is about to spawn. Reset muna. Yes, definitely a reset. And I like that Dreams, he hold on to that Purify, given that tinamaan siya doon ni Senpai. Yeah. Kasi he could potentially use it as a bait as well. Like pag sinubukan siyang i-pick off sa loob, just simply use the Purify and probably use the real world manipulation on their own advantage. And probably baka ma-pick off nila doon. Or rather, maubos nila doon yung Impunity KH. And yung timing naman, yes, nagkaroon ng pick off dito from the side of Bigetron and Alpha. Enough din naman yung oras na yon para doon sa respawn mismo ng Lord. Hinga muna tayo, hinga muna guys. Giveaway code. Giveaway. Yan. Giveaway code here. Okay na yan, okay na yan. Siyadong tagal naman yung screenshot. Okay, okay. Yung mga 20 screenshots na nakuha mo. Oh, yes. Oh. Ang tricky ng situation na para sa Dave. Kasi mukhang nakaalamang sa lane push or lane pressure ay parang yung ano pa rin eh, no? Parang Impurity Cage pa rin. Kasi nga naman, meron silang Cho na mabilis maglakad, tapos may Jit Kundo, may mga dash. Alice na mabilis din magdash at mabilis yung wave clear. So almost all lanes are pushing against BTR. At in-expect naman natin yun. So ang tricky nga lang ay hindi din sila makatapos talaga. So nandito na tayo sa point na bawal na magkamali para sa teams at ang unang makapitas talaga makakuha ng pagkapanalo. Yeah, kaya nga nung napitas dun si KY, again, yung control ng game instantly napunta na sa Impunity. Like, Bigetron had the control, but then the moment that they lost their Hayabusa, yung masakit dun, pa-spawn na yung Lord. Mga 20 seconds na lang mag-spawn na. So, definitely, Impunity can use this time na, okay, set up tayo sa Lord. Pero sobrang laking ano doon eh, box out job kailangan gawin ng Impunity KH. That's right. Kasi si Matt, feel ko papalag si Matt. Papalag yes. siya like all the way to the Lord para makita lang for a chance to steal it. Yeah, agree. I mean, that was lapu-lapu, right? Na si talaga lapu-lapu. Pumapasok talaga siya. Kahit nga yung doon sa gitna na buhay pa yung kanilang outrider, right? Kahit apat na lang sila doon, given na napitas na doon si Renbo, pinasok niya and they actually won from there. And yeah, siguro for Impunity KH, they might have a slight advantage since wala pa yung isa nila. They could have circled down ngayon dito sa Lord in 10 seconds or rather 5 seconds magre-respond na. Ito yung kanilang advantage dahil lamang sila sa positioning. Pero like you've mentioned, Reptar, Matt would just definitely go all in. Hindi nila afford na mabigay itong pang-apat na Lord. Now, Impunity KH have the chance to go for the Lord. Si Matt ang una makakapunta doon pero nababox out na nga kagad siya si Senpai at ni Boom. Senpai hits with a missile arrow or does not. No, he doesn't get the stun but he deals damage on the Dreams and knock up na lima yung Impunity KH. Bigetron Alpha naghahanap ng Lord Steel pero nakuha dito ni White Knight. Impunity KH, this is their best chance to finally win this game. Matt is leading low. Matt is gonna go down pero si Boom pumasok into the backline of Dreams and Matt. But wait, who hasn't gone down yet? Okay, Max. Si Max napitas na he was gone because of the immortality. Boom goes in, follow up onto Dreams. He will get taken out. At saka tatlo na lang ang naiwan dito sa Bigetron Alpha with the Lord marching in. Si White Knight hinabol si Matt sa base ng Impunity kasi dun tumakbo si Matt. Bigetron Alpha, hindi sila handa doon sa pag-steal or rather to contest that Lord. Why? Because two of the members of Bigetron Alpha, that was KYY and Renbo, was going for OP on the bottom lane doon sa Yun na nga. Sorry to interrupt you there, Rob, because the upset of MSC has happened. Yung representatives ng Cambodia Impunity KH nanalo laban sa Bigetron Alpha ng Indonesia.